sa kabilang banda. Mabilis lumipas ang dalawang araw, pero tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit nasabi ko yon pagkatapos ko makipagsalo sa ibang babae. I did not expect that to come out naturally. Am I really falling for that Amazona? Peste, paano ko ba malalaman kung in love ako o hindi? I ask myself. Hindi uso sa akin yung love-love na yan. Pagsintang pururot ng mga kalbong uhugin, I smirked. I've been staying here at HGS 2 days now. Akala ko magkakaroon ako ng tahimik na buhay. Kapag binili ko na ang lugar na ito, ngunit ang aking kapitbahay dito hindi nakakatulong at all. She loves music, maybe, but the thing is I was annoyed about was dumagundong ang buong kabahayanan dahil sa tindi ng sound system niya. Bingi ba siya? O sadyang manghilig lang mangharot sa musika? Akmang tatayo ako upang maligo na sana nang mapansin ko ang babae sa kabilang bahay. Magkatapat pa yata ang kwarto naming dalawa. Ang bingi kong kapitbahay kagigising lamang din. Kababangon lang yata halos. But what's more interesting? Nang tumayo siya at walang sinuot kundi ang sexy niyang undies. Maaaring hindi niya nga napansin na walang kortina ang kanyang salamin na bintana. At umagang umaga pa ay inilalantad na niya ang maputi niyang balat. Napangiti ako habang pinagmamasta ng pag-uunat niya ng kanyang mga braso. Pagsusuklay ng buhok gamit ang kanyang mga kamay at marahang hinaplos ang kanyang harapan. Woman! Sa pagtingin ko lamang sa kanya, napangiti na ako. She put her robe on then humarap sa bintana, dahilan para mapatayo kaagad ako. Ang sexing babaeng nakatira sa tabi ng bahay ko, ang nakakainis na kapitbahay ko, at ang babaeng ni-imagine ko tuwing nakikipagsalo ko sa ibang babae ay Francine? I ask myself curiously, how happened Francine Curtis become one of my neighborhood? What a small world, huh? Francine's POV. Linggo ng umaga at peste, alarm clock ko'y kanina pa nagwawala. Idagdag pa ang cellphone kong kanina pa yata umiiyak. Tumayo ako kaagad. At tulad na nakagolean ko sa umaga, inunat-unat ko pa muna ang braso ko. Marahan ko ring manasahe ang nasa harapan ko. Dahil ang sabi sa awareness at chuchu, dapat na minamasahe ang harapan sa umaga para malaman kung may bukol daw o wala. Mukhang wala namang bukol ang iniingat-ingatan kong pakwan. Sinuklay ko rin ang buhok ko sa pamamagitan ng mga kamay ko. Sabit-sabit ang peste. I put my robe on, grab on my phone and open the window as I answered Isa's call. Ang aga mo namang mambulahaw, I told her. I sat on the small chair here in my room's balcony, admiring the views early in the morning. Hindi pa masakit sa balat ang sikat ng araw at may kalamigan na rin ng hangin. Burr na kasi. Anong balak mo dito sa mga cute na inaanak mong pamangkin? Kung wala ka ng balak, kunin tong dalawang makulit na to, akin na lang. Malakas niyang sambit mula sa kabilang linya. Nang iniwan ko kasi sa kanila ang kambal, hindi ko na nadaanan. Sa sobrang visit ko kay Kyle, nawala na sa isip kong daanan ng mga anak ko na halos nasa tapat ng pinto. Mula sa unit niya. Susundin ko mamaya, mag-grocery lang muna ako. Sagot ko bago bumaling sa katapat kong bahay, kung saan may macho nagpakita. Siguraduhin mo lang, dahil hindi na diliga ng bulaklak ko sa loob ng dalawang araw. Nakakaya naman sa mga anak mo na baka gayahin kung paano sumigaw ang kapatid mo. Bye! Sa inabahaba na sinabi ni Isa, wala ko naintindihan. Dahil sa lalaki kong kapitbahay na toon ang atensyon ko. He was standing there in his balcony like a Greek god. Daig ko pang nauhaw ng tumambad sa akin ang abs niya na pinapangarap kong makita araw-araw na nag-uumpisa pa lamang akong humarot. Nang ibaba ko pa ang palingin ko, kulang na lamang, lumabas sa mga mata ko sa nakita kong dasto sa boxer shorts niyang suot. Peste, di kaya ako magkakuliti sa nakikita ko ngayon? Halos pabulong kong tanong sa aking sarili. Ngunit kano na lang ang gulat ko nang dumako ang palingin ko sa mukha niya. Kyle? Maangkong sambit. Ganun ba kalupit ang tadhana para muli akong ilapit sa bugok na to? O sadyang siya ang forever ko? Enjoying the view, Mrs. Curtis? Nakangising tanong niya. Ilang beses pa muna akong kumurap-kurap bago naisip ang realidad. Peste, bakit narito na naman ang bugok na to? Anong ginagawa mo dyan? Huwag mong sabihin sinusundan mo ko. Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi ko rin nagawang sagutin pa si Isa kanina nang dahil sa kanya. Mabuti na lang siya na mismo nagkusang putulin ng tawag. As far as I remember,
Limang taon na nang mabili kong loteng to. Ngayon lang din kita nakita rito. Hindi kaya't ikaw ang sumusunod sa akin? Balik tanong ni Kyle habang prenteng nakasandal sa hamba ng bintana niya. Lantad na lantad tuloy sa akin ang mapanukso niyang aura. Ang aga kong magkasala. Spell asa. Ano ka? Duminamba ka na pinuputak tinambangaw? Ayos mo rin na. Bale walang sagot ko na lamang. Pilit tinatago ang kahiyang nadarama. Ikaw ba naman? Makakita ng perpektong hulma ng pandesal sa umaga. OMG! Kape na lang ang kulang, solve ng umagahan. Anyway, nariyan bang asawa mo? Biglang tanong niya na kinakunot ng noo ko. Bakit di ako na-inform na asawa ko na pala ang type mo ngayon? Talo-talo na rin ang gusto mo ngayon? Ang laki mong bakulaw, peki ka? Matapos kong sabihin yon, tinalikuran ko na siya tuloy-tuloy nang pumunta sa loob. Bahala siya sa buhay niya. Ang aga-aga, ginugulo niyang dati ng magulo kong buhay? Hahanapan pa ako ng asawa. Kung hindi baga naman bugok siyang sadya. Masyado nang nilamon ang kasinungalingan ng utak niya. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi dahil pinalabas na balita, fake marriage naman ni Edison dati. I went to my bathroom, did my daily routine. I took a bath for almost 30 minutes, then wore a black leggings partnered with pink hoodie jacket. Pink sneakers lang din sa paa bago naglagay ng lip at chink tint for finale. I also blow-dried my hair and tied it into a messy bun. Sa supermarket lang naman ang punta ko, di naman kailangan nakapostura pa. I grabbed my car keys then went to the garage. Pinainit ko lang na isang minuto ang kotse ang binigay sa akin ni Edison at nang sa tingin ko ay ayos na, kaagad kong minaniobra pa atras. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nang may marinig akong kumakalampag. Kasabay ng pag-alog ng sasakyan ko. Hala, nabangga ako? Wala sa loob na tanong ko sa aking sarili. Lumabas kaagad ako ng kotse at dumapit sa sasakyan na naatrasan ko. Oh my God, I'm so... Utang yan. Kailan mo mag-advance payment? At dahil Ferrari ang sasakyan ko, mas malaki ang bayad. Pakiramdam ko tuloy, binuhusan ako ng kumukulong mantika. Okay lang ko itong kotse ko magkandayupo-yupi dahil old model naman na at duma na rin. Pero ang sasakyan ni Kyle, peste, ano ay pambabayad ko? Bakit kasi umarangkada ka pa? Eh alam mo na mga atras ako. Nagmamaang maangal lang talaga ako, baka sakaling makalusot sa kanya. Hindi gagana sa akin yan, and baby, kasalanan ko bang di ka pala marunong magmaneho? Bale walang saad niya. Napabuntong hininga na lamang ako at wala nang ibang nagawa kundi ang bayaran siya. Labag man sa loob ko. Magkano ba? Kuryosong tanong ko. Tumitig naman siya sa akin bago umisi. 10 million. Yon ang pinakamurang pagawa ng Daniel sa lilikha mo. Napanganga ako nang dahil sa sinabi niya. Sang sulok ng earth ko naman kukunin ang 10 milyon. Peste, buong future na ng anak ko nakasalalay para doon na. Bakit naman ang mahal? Wala akong pera. Giit ko. Ipakulong na lang ako, matatanggap ko pa. Visit siya? Puro kamalasan ang binibigay niya sa akin mula na mag-cross ang landas naming dalawa. Gusto mo ng libreng serbisyo? Nakangising tanong niya. Pero teka, linya ko yun ah. What? I asked even if I was starting to feel nervous. Lumakad siya palapit sa akin at bahagyang inangat ang mukha ko para mapatitig sa mga mata niya. Matapos yon, ginawaran niya ako ng pinong hagkan sa gilid ng labi ko. Divorce your husband, then replace me. Sumandal siya sa akin at saka bumulong. As your fun buddy? Sa kabilang banda. Hindi ko alam kung ano at paano nangyari. Basta natagpuan ko na lang ang sarili kong nakasakay sa kotse ng piningerong Kyle na to. Huwag ka sanang mahipa na masamang hangin. Kanina mo pa ako iniirapan. Naiinis na ako. Aba, at siya palang may ganang mainis. Samantalang ako ang pinarwisyo niya, paano ko ba susunduin ng mga anak ko nito? Saan ba tayo pupunta? Aga-aga binubisit mo ko ah. Bali walang singhal ko sa kanya. Kanina lang sabihin niyang i-divorce ko raw ang asawa ko at ipalit siya bilang fun buddy. Malingaling ako ng putulan ng kaligayahan ng buhok. Una, wala akong asawa. Pangalawa, hindi ko kailangan ng fun body. Ano ko? Mahilig? Pangatlo, basta. Hot nga siya pero visit siya. Mag-breakfast muna tayo. Nagugutom na ako. Tapos samahan mo ako mag-grocery. Bale walang sagot niya bago tumingin sa akin. Okay lang? Tanong niya. Paano kung ayaw ko? Okay lang din ba? Balik tanong niya naman sabay irap. Nope. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Napabuntong hininga na lamang ako.
Pagkarating namin sa isang mall, agad niya akong hinawakan sa palapulsuhan. Nagmistura tuloy akong pandak na kinakaladkad na magulang. Pwede ba, Kyle? May paa ako. Kaya ko maglakad mag-isa. Hindi mo ako kailangan kaladkarin. Mariin kong singhal sa kanya. Kunot ang noong tumingin naman siya sa akin bago sumagot. Mahirap na, baka takasan mo ko. Mahilig ka pa namang tumakas at iwan ako ng walang paalam. Pakiramdam ko na may personal lamang ang loko. Ay wow, parang ikaw hindi kalahok sa fun run ha. Sagot ko naman. Aba, kung sumbatan lang din. Napakarami kong naipon na isusumbat sa kanya. Kunot ang kinay na hininda niya ako dahilan para mapahinto ako. At tinitigan niya na mariin. Nagtataka sa sariling binitawan ko sa kanya. What do you mean about that fun run? Kuryosong tanong niya na ikinangisi ko. Sabi na nga ba, at hindi niya na ako nagets. Low IQ ni Uncle? Nakangising sinilubong ko ang tingin niya, bago sumagot. Ganyan naman kasi kayo mga lalaki. Kapag nakaraos na sa isang gabing biritan, you will run after the fun. Matapos kong sabihin niyo na una na ako naglakad, bahala na siyang humabol. Minsan maganda rin nagpapahabol tayo mga babae para naman hindi isipin ng mga lalaking tulad ni Kyle na easy to get tayo. Aba, hindi porket nakuha niya ako, siya ng pinakamagaling gumalaw sa balat ng earth. Malamang, meron pa rin dyan, ang problema lang, host niya lang kilala ng bulaklak ko. Peste? Francine, wait up! Di ko siya pinansin at patuloy lamang na naglakad. Na makita kong isang Chinese restaurant, kagad akong tumuloy nang di iniintindi ang bakulo na si Kyle. Kung gutom siya, mas gutom ako. Ikaw ba naman makakita ng pandesal kanina kung di pa kumalamang iyong sikmura? Walang masyadong tao sa loob ng restaurant, kung kaya madali lang din ako nakahanap ng pwedeng mapwestuhan. Pinili ko ang pandalawahang pwesto malapit sa glass wall bago kinawaya ng waitress. Wala ka talagang balak hintayin ako, no? Pikon niyang tanong. Hindi ko siya pinansin at patuloy na lamang tumitingin sa menu. How about you, sir? What do you want? Maharot na tanong ng waitress na kinataas ng kilay ko. Pasimple kong tinignan ng waitress na kulang na lamang. Lumabas pati ang wisdom tooth niya sa sobrang lawak ng ngiti habang ang bugok na kayo na may halatang tuwang-tuwa. Wow! Hindi ko mapigilang sambit. Akala ko, maharot na ako. May mas maharot pa pala kaysa sa akin. I want my wife here. Kagad kong naibaba ang menu at napatingin kay Kyle. Anong pinagsasabi niya? Kumindat pa siya sa akin at hinawakan ang kamay ko na nakapatong sa mesa bago muling nagsalita. Pwede namang siya na lang gawin kong breakfast. Kaya lang, naglilihi. Nakangiting dagdag niya pa habang ang waitress biglang nailang. Ang napakalawak niyang ngiti kanina biglang nauwi sa ngiwi. Miss, ito oh. Inabot ko sa kanya ang menu kasabay ng order ko. Ikaw, anong gusto mo? Tanong ko naman kay Kyle hanggang ngayon nakahawak pa rin sa kamay ko. Ikaw nga. Bali walang sagot na rin. Ang lakas niya talagang mangasar sa totoo lamang. Kung anong sa akin, yun na lang din ang sa kanya. Thanks. Na makaalis sa waitress, pinandilatan ko siya kaagad ng mata. Ngunit ang bugok ay lumipat ng upuan at tumabi sa akin. Bumalik ka nga sa pwesto mo. At anong wife ang pinagsasabi mo? Nek-nek mo? Pilit ko siyang tinutulak upang bumalik at maupo sa kabilang upuan. Ngunit kahit anong tulak ko'y wala lang sa kanya. Daig ko pa rin ang tumutulak ng pader. Hindi man lang natitinag sa halip, nilagay niya pa ang mukha niya sa balikat ko. Ang harot! Nang gagalaiting kinurot ko na lamang ang tagiliran niya na ikinatawa niya na lamang. Nasobrahan ka siguro sa bakuna nung kabataan mo. Napakulit mo eh. Giit ko pa. Napakakulit mo eh. Panggagaya niya naman sa akin. Wala na talagang pag-asang taong to. Ilalagay na lang ako't lahat-lahat sa hukay. Aasa rin niya pa ako. You smell good. Pwede ba kitang haggan? Aniya na di malang makadama ng hiya kahit sana konti lang. Pakiramdam ko na may nagtayo ng mga balahibo ko nang maramdaman ko ang mariin niyang paghaggan sa balikat ko. Di pa nga ako pumapayag na luklaw ng loko. Sementado na talaga ang mukha nito. Huwag mo sabihin nalagyan mo ako ng marka. Pasasabugin ko talaga yung uso mo. Sa klase ng haggang ginawad niya sa balikat ko, malamang nagkaroon ng marka iyon. That I won't tell you. Pabalong niyang sagot habang dahan-dahang naglalakbay ang kamay niya sa akin. Umayos ka ng pwesto, he command. Kala mo ko sino?
Di ba siya aware na nasa pampublikong restaurant kami? Ano ba, Kyle? Umayos ka nga? Sa ginagawa niya, baka magkaroon pa kami ng ganap dito. Umupo naman siya ng tuwid. Ngunit hindi pa rin inaalis ang kamay sa binti ko. Hanggang bumalik ang waitress na lang order namin, nasa tabi ko pa rin siya. Hindi ko alam kung nananadya ba o may satuko lang talaga siya. Enjoy your breakfast, sir. Kaagad na sabi ng waitress nang mailapag niyang pagkain. Ngiti-ngiti pa siya kay Kyle at may pagkindat pa talagang kasama. Kayo rin, ma'am. Nang sa akin siya tumingin, katakot-takot na ira pang natamo ko bago tumalikod na parang walang nangyari. Madapa ka sanang peste ka. Pabulong kong sabi. Nang bumaling ako sa harapan ko, yung nakangiting mukha ni Kyle ang bumungad sa akin. Hawak ang isang maliit na papel na malamang number ng maharot na babaeng yun kanina. Bakit mo alam? Malamang gawin ko rin yun na nasa Club V pa ako. May masungit. Napahinto ako sa pagkain nang biglang magsalita siya. Selos ka, no? Don't worry. Ikaw pa rin naman ang baby ko. Nakangising dagdag niya pa. Saan? I asked then smirked. His brows up and gave me a questioning look. Anong saan? Kuryosong tanong niya. Nasaan ang pakialam ko sa'yo? Oh please, pakihanap na lang. He just laughed like as if I'm the most lovable person living in this world. Masamid ka sana, tapos makalimutang huminga hanggang mawala ka ng peste ka. Dagdag ko pa. You always make me laugh, that's why I like you. Tatawa-tawa pa rin sagot ni Kyle. Ngunit dahil sa sinabi niyang iyon, ay natigilan ako. Gusto niya raw ako, hindi niya lang alam kung totoo. Hanggang sa matapos kaming kumain, hindi na ako muling nakipag-usap pa sa kanya. Ngayon, eto na kami at naglilibot-libot na. May nakita akong toy station na para sa batang lalaki, kaya agad ko naman siyang hinila papasok doon. Anong gusto mo anak, baril-barilan? Nangaasar niyang tanong. Di na siya pinatulan pa at dumiretso na lamang sa loob. Kumuha ko ng basket upang doon ilagay ang mapipili ko. Tiyak na matutuwa mga anak ko rito. Para kanino ba yan? Kuryosong tanong niya na makalapit sa akin habang inaabot ang dinosaur toy. Ha? Ano? A gift? Di ako makatingin ng diretso lalo pat seryoso siyang tumitig sa akin. Alam niya kayang may anak ako? Nung tumawag si Kenji dati, nakausap niya kaya. Kinuha niya ang dinosaur at nalagay sa basket na hawak ko. Inagaw niya rin ang basket na yun at siya na ang kusang humawak. Ano pang kukunin mong laruan? Giit niya at halatang nangaasar. Lumipat naman ako sa car section at muling pumili. Na makita kong lagi nilang pinanonood na monster truck, kagad ko rin tinuro kay Kyle. Nasa itaas kasi kaya hindi ko maabot. Marami pa ako laro ang kinuha na halos pumuno sa basket niyang dala. Any additional? Tanong niya. Ngumiti lang ako sa kanya at umiling bilang sagot. Naglagay din siya na isang bola ng basketball sa basket. Regalo ko rin to, giit niya. Pumunta kami sa counter para magbayad. Akmang kukunin ko palang ang wallet ko nang bigla siyang mag-abot ng card niya sa cashier. Ako na rito, aniya. Gusto ko mang umalma ngunit alam kong hindi siya patatalo kaya pinabayaan ko na lamang. Total para sa anak niya naman yon. Kaso sa niya man ang mga anak namin para may ambag naman siya. Pagkalabas sa toy station, pumasok kami ng supermarket para mag-grocery. Ngunit bago kami tuluyan makapasok doon, hinawakan niya ang kamay ko na ikinalingon ko naman. I'm happy to spend my day with you. Sana araw-araw ganito.